mga kababayan na higit na nangangailangan ang pipiliin ninyo, ang iboboto ninyo, si mga tao na pagkakatiwalaan ninyo. May kakayahan. Hindi lang basta mabait. Lahat naman ay mabait. Lahat naman ay mabait. May kakayahan, may plano, mapagkakatiwalaan, walang bahid ng kaso, ng korupsyon o pagnanakaw. Bakit pagpapari ang nagsasalita ng gano'n bilang paggabay sa mga Katoliko, hindi naman namin kayo dinikintahan. Dinikinta pa kami pangalan sa inyo. Nagbibigay lamang kami ng pamantayan at paggabay. Pero bakit sa tuwing ang pari ang nagsasalita, nagagalit ang mga Katoliko, binumura kami ng mga Katoliko? Kayo, mga padre, tama sa talaga kayo. Kayo, mga ipoprito kayo, alam sino mga pari kung mapakalilinis. Dapat kasi yung doon lang yung mga pari, dapat hindi na kayo nakikisaw-saw sa politika. Bakit pa ang pari ang nabibigay ng paggabay sa mga Katoliko, nagagalit kayo? May nasabi ba akong masama? Pero baka ang ibang reliyon na nagsabi ko, huwag tuwa naman kayo. Ay, salamat sa pagsuporta. Salamat po sa inyong pagsuporta sa pamamahala. Itinas ni brother na dito si Daniel. Ay, salamat po sa inyong pag-indorso. Salamat po sa inyong suporta. Pero patamari ang nagsalita ng paggabay. Separation of church and state, huwag mo kayong makikalam, mamabayaran kayo. Nakikinig pa ba ang mga awan sa kanilang pastol? Nakikinig pa ba ang mga tupa sa kanilang pastol? Kung ganun din lang naman pala, na mas nakikinig at naniniwala kayo sa kanila, sa iba. E dito na lang tayo magsimba. Mabuti nga para mabawas-bawasan tayo dito para hindi tayo lagi nagsisisikan dito sa parokya. Nakikinig pa ba ang kawan sa kanila mga pastol? Sa tuwing kami nagbibigay ng paggabay sa mga dapat nakakahiyang inyong piliin. Tulad ng nangyari sa isang chapel, hindi sa parokya nito at hindi rin sa bayan na ito, sa ibang bayan, ibang chapel. May putihing pare ng misa, misa novena, misa. Bago matapos ang misa, napaalala yung pare. Malapit na po ang halalan, maghihirapan, makahusad at umunlad ang ating bayan. Kung inyong mga ibobo ko, inyong pare mga walang kakayahan at kurang. Aba, may isang layo kong lumabas ng simbahan, nag-walk out at naliiyak sa labas ng simbahan. Si Father, sinisiraan yung kandidato ko. Dapat kasi neutral na ng mga pare. Wala namang binabanggit na pangalan eh. That was a general statement, general reminder. Bakit ba't ang pari ang sasalita at lagi kami ang mali? Ngayon kung tinatamaan siya at tingin niya yung kanyang napili ay may issue o kaso ng korupsyon, bakit sa pari siya magagalit? Hindi ba dapat mag-isip-isip siya rin o kung maa? Siguro dapat akong pumili ng iba. Bakit yung pari yung mali? Ayan, ayan. Nakikinig pa ba ang mga tupa sa kanilang mga pasto? Mga minamahal ko mga kapatid, kung meron man mo sa inyo nasasaktan o nasasalim sa mga sinasabi ko sa inyo ngayon, pasensya na po kayo. May nasabi ko ba ako mali? Kung meron lang sa inyo nasasaktan at nasasabi kayo, pasensya na po. Pero ang isang pastol ay lagi may dalang pamakpak. At yung pamakpak ay hindi lang paglakad. Yung pamakpak na lagi dala ng pastol ay ginagamit niya rin bilang pamago. Na sa tuwing makikita ng pastol,
na ang kanyang tupa'y mali ang dinadaanan, mauhulog sa bangin. Papaluin ng pastol ang tupa para maitama ito. Oo, masasaktan ng pastol ang kanyang tupa at masakit para sa pastol na nasasaktan niya ang kanyang tupa. Pero kung yung lamang ang ating malakad para itubit ang kanyang kawan, gagawin niya, papaluin niya ang tupa dahil ayaw niya mapahamak ito, mahulog sa bangin. Kaya kung meron man po sa inyo nasasaktan, nasasakit sa mga sinasabi ko sa inyo, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po kayang balikin ang katotohanan at kabutihan na ang dapat lalimin yung piliin yung mga taong may kakayahan. Mga taong may napatunayan. Mga taong may plano, mga walang kaso, bahid ng korupsyon at pagnanap. Hindi ba ko? Pasensya na po kayo kung hindi magsaswap sa kagustuhan ninyo. Hindi lang po kaya ng konsensya ko na humarap sa Panginoon malang araw kung sa langit man ako magpupunta o bakas ng impyerno. Parang hindi kaya ng konsensya ko humarap na, ako Panginoon, eh hinayaan ko na lang din po sila kung ano naman ang gusto nila. Rinespeto ko na lang din ang opinion nila, paano mali. Parang hindi ko kaya ng konsensya. Parang hindi gawain ng isang mabuting paso. Nakikinig pa ba ang mga tupa sa pagaway ng kanilang paso? Mga minamahal ko mga kapatid, halos isang taon na ako dito na naglilingkod sa inyo sa silang bilang katuwang na pastor. Halos isang taon nila akong kasakasama, 1 year next year. Ay, 1 year next month. Next month ay lilipat na rin. Sa halos isang taong kasama ko kayo, sa halos isang taong nakapaglingkod ako sa bayan na ito, tatanungin ko kayo, kailan ko ba kayo niloko? Kailan ko ba kayo niloko? Kailan ko ba kayo inabus? Kailan ko ba hindi hinangat ang karutihan ninyo? Kaya bilang katong ng pastola sa bayan na ito, makinig kayo sa akin. Uulitin ko, makinig kayo sa akin. Mamayang gabi. Mamayang gabi. Bago ko kayo matulog, taimtim kayo magdasal sa Diyos. At ialay ninyo sa Diyos ang boto ninyo. Kung kaya nyo ipagbalaki at ihanap yan sa Diyos, kung kaya nyo ialay yan sa Diyos, na hindi nasasarin ang inyong konsensya, mapatuloy kayo, iboto nyo bukas. Pero kung hindi nyo yan kaya makipagmalaki sa Diyos yung desisyon ninyo, at hindi nyo rin kaya makipagmalaki sa ibang tao, baka merong mali, baka merong mali, at okay nang magkamali, dahil pwede namang tumili pa ulit. Ang lagi nyo pipilit nyo, ay magiging pastol, mabuting pastol sa ating pamahalaan. Hindi lamang kung ano yung gusto ninyo. Bumoto kayo, hindi lamang para sa inyong sarili. Bumoto kayo, lalo na yung para sa ating mga kababayan na nag-i-accounts. Sabi ni Pope Francis, corruption is always paid by the poor. Ang corruption sa pamahalaan, hindi masyadong apektado ang middle class kung marami kayong ipon, kung marami kayong baton. But it will always be paid by the poor. Bumoto ka hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa ikabubuti ng higit na nakararami. Na pag nakita mo ang isang tao na mayroong kakayahan, may plano at may magagawa, kahit na hindi mo first choice, kahit hindi mo first choice, gawin mo lumibot sa iyong sarili, alang-alang sa iyong kapwa. Ang hirap kasi sa akin ay, kasi ito ang gusto ko, ito ang gusto ko.
kayo huwag isipin naman yung ipagtakot o yung opinion mo lang mahalaga para sa iyo na para lang ikaw lamang ang Pilipina. Kahit hindi yung first choice, kung alam yung may magagawa, kung alam yung maaasahan, ibigay nyo ang pagtitiwala, ibigay nyo ang boto ninyo. Kahit na masakit para sa inyo. Dahil sinasaalang-alang nyo yung ibang tao. Galit ba kayo sa akin? May nasabi ba akong mali? Mabubuhay ba ang mga tupa nang wala ang pastol? Sabi ng mga veteran ng pastol, mabubuhay naman, pero lagi nasa kaman. Kaya makinig kayo sa inyong mga pastol. Sumunod kayo sa mga mapagawin sa inyo. Mga minamahal mga kapatid, lagi niyong pipiliin ang magiging mabuti para sa ating bayan. Ipanalo ninyo ang mabuti. Amen.